Hello po, good day. It's another day, it's another recipe. Isang Ilocano dish na naman, Ilocano recipe ang aking ginagawa. Kanina pa ako nagpakulo ng ano nito, ng sabaw niya, sabaw sinaing, kamatis, nagpitpit ako ng luya, at saka tinapay yung sahog niya. Asin lang, konting asin at saka konting bagoong isda lang para lang magkalasa. Pag kayo ay hindi pwede sa mga maalat, kahit asin lang. Ito nilagyan ko lang ng napaka-konting bagoong isda para lang maglasa kasi yan ang Ilocano na lutuin. Ganito po ang ginagawa. Ito ay ang dinding-ding na saluyot at papaya lamang ang ating luluto. Lalagyan ko lang siya ng native ng talong, yung bilog at saka okra. Yan lang po. Dinding-ding na saluyot at papaya. Ito po ang aking Ilocano dish na isi-share sa inyo. Ayan. Kikita nyo sa video, kumukulo pa yan. Kanina po kayan pinakulo para lang lumabas ang lasa niya. Ganyan pong ginagawa ng mga naming mga Ilocano. Pinapakuluan namin ng matagal yung sabaw, kasama na yung sahog, at saka ibang ingredients niya para lumabas yung lasa niya. Hindi po yan ginigisa, kundi ganyan lang po siya. Sabaw lang yan ng sinaing. Yan, at babalikan natin, ilalagay natin yung saluyot at saka papaya. Magsabay na sila kasi madali lang maluto yon. At saka yung papaya, magsasabay sila. Ihuhuli natin yung talong niya. Ayan, balikan po natin. Ayan po, nilalagay ko na yung saluyot at saka yung papaya. Papaya po yung berde pa. Ginugulay po yan. Ginagawang gulay sa mga Ilocano. Ayan, masarap po yan. Ganyan po lamang gagawin ninyo. Lalagay ang saluyot. Ang saluyot lang, kung may papaya, may papaya. May sitaw, may sitaw. Yan. Ganyan po ang dinding-ding ng Ilocano. Isa na namang Ilocano dish ang aking isi-share sa inyo, Ilocano recipe na masustansya na masarap at madali lang hanapin ang mga ingredients. Mas masarap po ito pag ang ating gagamitin saan ay puro organic. At dito naman sa lugar area ko, wala namang organic. Kaya guhasan na lang siyang maigi. Babad nyo sa asin or baking soda. Pakukuluan lang po natin yan. Yan. Ang ginagawa ko rito, pinapaibabaw ko yung sahog niya. Tinapa lang yung aking sinahong. Pwedeng inihaw na isda. Mas masarap ito pag inihaw na isda talaga yung sinasahog. Inihaw na bangus. Balikan po natin. Balikan natin ang aking dinding-ding or inabraw. Yan. Pumukulo na siya. Ang sarap. Ang bango ng sabaw. Amoy na amoy yung sahog niya. Ito ay napaka sustansya na ulam. Ito yung mga ulam na hindi nakakasawa. At pag ito nagsasawa na sa mga matatabang ulam, maaalat na ulam, puro ginsa na ulam, ito yung subukan yung gawin. At ito ay siguradong masasarapan ka. Masustansya pa. Yan, ang saluyot ay puno-puno ng fiber. Lahat ng nilagay ko, puro fiber yan. Yan ang aking ginagamit na pang-liit ng chan or pang-maintain sa aking timbang. Kunti lang yung maalat nilagay mo para hindi siya masyadong maalat. Ayan, kasi pag yung tinapa, alam ko nilalagyan ng asin yan, may kasama ng alat yan. Yan, lutuin pa natin konti at isusunod natin yung talong at saka okra. Tapos yung luto na po siya. Balikan po natin. Ayan, balikan natin ang ating dinding-ding. Ayan, luto na siya. Ayan po, luto na. Ating titikman. Masarap. Masarap po ng sabaw niya. Ayan po, lalagyan na natin yung gulay. Native na talong yung bilog-bilog po niyan. Ayan, hugasang maigi. Ganyan lang lang slice ko lang siya ng apat. Kasi mabilis maluto yan at mabilis lang madurog. Pati yung okra. Ayan. Puro fiber yan at maganda sa kanyan. Lalo na yung nagpapayat. Kasi yung okra at saka saluyo, ano bang madulas sa kanyan. Hindi dumulas lahat ng mga nasa toxic mo. Ayan, ayan po. Kasi sinasama ko sa blender yung okra or yung saluyo. Sinasama ko sa blender ko sa gulay. Ayan ang aking nabraw or dinding-ding na gulay, saluyo at saka papaya.
babalikan natin ulit, lulutuin natin yan. Ganyan lang, papakuluan nyo lang yan. Puro kulo-kulo lang yan. Ayan. Babalikan po natin pag malapit ng maluto. Balikan po natin. Ayan. Ayan, luto na po siya. Napakasarap. Napakabango ng amoy po niya. Ito po ang ating ginulay na saluyot at papaya. Ilocano, ginulay o ina brown, dininding. Ayan po, luto ng ating ginulay. Napakasarap po niya. Napakasustansya po. Ang sarap po ng sabaw niya. Lalo na po yan pag ang isa sa hug ninyo ay inihaw na bangus. Yung dagupan na bangus. Napakasarap nun. Masarap po ang sabaw niya. Kaya yung tilapia na sa probinsya yung native, yung inihaw. Ayan, napakasarap po. Ayan po, or hito or dalag na inihaw. Basta inihaw kasi ang lagi namin nilalagay dito sa ganitong gulay na dinindin. Ayan po, maraming salamat. Sana yung nabigyan ko kayo ng tips na i-share ko sa inyo ang mga ang isang lutong Ilocano na napakasarap at hindi nakakasawa. Ito po yung pantanggal ng mga umay. Ayan, hindi po ito nakaka-umay at hindi siya mamantika. Pinapakuluan lamang yan. Ito yung klase ng Ilocano ulam na aming ginagawa hanggang ngayon na aming pang ginagawa. Ayan, napakasarap po yan. Masarap po ang sabaw niya. Malasa po kasi matagal pinakuluan yung sabaw na may kasamang kamatis. Lagyan ko ng ang bawang at saka yung sahog niya. Sabaw sinain ang ating ginamit. Ayan po, maraming salamat. Huwag niyong kalimutan mag-like sa ating YouTube, sa ating page. Ayan, nakapost po yan. Pakilagay po or pakishare. O, huwag niyong kalimutan. Ayan po, isang dinindin na Ilocano ang ating inyanda ngayong araw na ito. Ayan, maraming salamat po. God bless us all.